Yo, guys, check up sa mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayon. Medyo mabilis lang tayo ngayon, mga Lodi, no? Kasi sasagutin ko lang yung mga tanong at mga nag-PPM sa akin tungkol dito sa Pepe Coins, mga Lodi, no? Marami nagsasabi sa akin, kay Jeblo, ano, tataya pa ba tayo? Huli na ba tayo? Kikita pa ba tayo sa Pepe Coins? Baka late na tayo, baka mapomo na tayo, hindi na tayo kumita, malugi na tayo. So ito, mga Lodi, ha? Nasa inyo yan, mga idol. Ang unang sasagutin kong tanong na isa is yung bakit nagpa-pump muna yung Pepe Coins nang walang dahilan, no? Pero sa tingin ko lang, mga Lodi, eto yan. Kasi yung nagtatransfer sila ng malaking volume ng Pepe Coins sa mga ano, sa mga crypto exchange, no? So ito, ngayon nasa BitMEX na sila, di ba? Nasa BitMEX, meron sila dyan. Sa Bybit, ayan, meron na rin sila sa Bybit. So sa BitGet, meron na rin sa BitGet, mga idol, ito sa BitGet yung Pepe Coins dito. Tapos mga Lodi, ito lang yung sa tingin ko, no, kasi wala naman nakakaalam eh. So kung tutusin eh, kung bakit sila nagpa-pump, no? So ayan ha, ayun yung isa yung mahiwaga eh, kung bakit sila nagpa-pump. So kung tatanungin ako kung willing ka bang maglagay pa diyan, kikita pa ba tayo diyan? Pwede, mga idol, no, lalo na kung malist sila sa Binance. Kasi ngayon hindi pa sila nalilist sa Binance eh. Kung malilist pa sila sa Binance, magpapampayan, mga idol, no? So ayun yung naiisip ko lang, ha, no? Pero kung huli na ba, hindi ko alam, mga idol, no? Kung baka mahirap kasi magsalita eh, mga Lodi, kasi hindi natin alam yung galaw ng coins eh, no? Kasi hindi nga natin alam kung ano yung Pepe Coins eh, bigla na lang tong ano, lumitaw. Ang alam lang natin, eto si Matt Fury, siya yung gumawa ng meme na yan, yung picture ng frog na yan, siya yung gumawa nun. Pero yung project sa crypto, parang hindi ata siya kasali doon, mga Lodi. Kumbaga nagamit lang ata to, or parang may nabasa kasi akong ganun, no? So ayun lang yung alam natin, 'di ba? So wala pa tayong alam kung bakit nagpa-pump siya. So kung tatanungin niyo ako kung huli na ba, ito yung sagot, mga Lodi, ha. Merong nag-post dito. Ang holders ng Pepe Coins is halos nasa 90 na to, 90k nakita ko kanina. 90k holders, 90,000, no? Kung ikukumpara mo siya sa SHIB na 1.2 million holders, so halos magkailangan niya mag times 10 para mahigitan niya, mapantayan niya yung SHIB. Eh lalo na yung Doge na merong 4 million holders. O kaya sinasabi dito, we are early. Sila yung nagsasabi niyan, mga idol, ha, no? Hindi ko sinasabing bumili kayo ng Pepe Coins. Pero kung bibili kayo, mga Lodi, mag-ingat kayo, no? So ayan. Kunyari, nakabili na kayo, kumita kayo, take profit nyo na, mga Lodi. Sabi nga nila, huwag nyong pakasalan yung coins. No, once na nag-profit na kayo, kunin nyo na, mga idol, no? So, ayan, ha. O, so, ayun lang yung sinasabi, ang gusto kong sabihin sa mga nagtatanong, no? Na hindi ko alam kung ano mangyayari dito. Pwede kayong tumaya, nasa inyo yan. No, kasi ano yan eh, risky pa rin yan kahit papano. Hindi natin kasi alam yung galaw ng coins. Pwede nyong sabayan, pwede rin hindi, di ba? So, nasa inyo yan, mga Lods. Marami kasi nagsasabi, nako, Jeblo, hindi ka nakasabay sa Pepe Coins, no? Kaya ganyan. No, hindi ako nakasabay dito, pero nakasabay naman tayo sa Wojak. Di ba? Sa Wojak naman, nag-profit lang tayo ng onte, pero hindi tayo yung talagang sumagad, no? Halos nag-profit lang tayo ng sakto lang, tapos bumitaw na tayo dun. No? Yung pinrapit natin, nilipat na natin sa Binance sa mga hold nating mga coins, no? Yung talagang mga established na, kumbaga. No? So, ayan, ha? Yun, ayun yung ano ko, ha? Ayun yung sagot ko lang dito, mga idol. Tapos, check muna natin yung mga coins natin sa Axie Infinity. No, yung SLP natin, 0.14. Oh, ayan, 0.14. AXS natin, 400. So, kulay red siya. Hindi siya sumabay sa BTC, no? Yung ating RON coins naman, 56. So ayan, medyo pumping yung ating RON coins, no? So ayan. Napapansin niyo wala tayong video ngayon o yung camera kasi hiniram ni Mrs., no? Pero talagang mabilis lang muna tayo yung update natin ngayon. Sinagot ko lang yung sa Pepe Coins. Ang pinaka overall dito, mga Lodi, nasa inyo yan kung papalo kayo kasi meron pang chance na tumaas once na mapasok siya sa Binance. Parang ayun na lang yung sa tingin ko eh, na kung bakit siya tataas eh. Kasi nga hindi naman natin alam kung bakit siya tumataas eh, no? So ayun lang yun, ha, mga Lodi, ha? Pero nasa inyo, mag-ingat kayo, mga idol, no? Ayun lang yung payo ko. Kung gusto nyo, bahala kayo, no? At kung gusto nyo rin, wala pa kayong mabibila ng Pepe Coins, sa BitGet meron, mga Lodi. Ayan, andito rin yung mga coins na iba pa.
na nagtitrending ngayon. Si Wojak nandito din. Ayan, no? 72% din. No? Sino pa ba? Yung nagtrending kahapon, si Sui na medyo bumaba. Andito rin yan. So maraming coins sa BitGet kasi na wala pa sa mga ibang crypto exchange. Kaya medyo mauuna ka rin talaga dito sa BitGet, mga idol. No? So ayun lang yung payo ko, mga lods. No? So bukas, mag-update ulit tayo, mga idol. Sinagot ko lang yung sa Pepe Coins. Medyo busy talaga ako ngayon, mga lods. Anniversary pa namin. So kailangan medyo kumilos-kilos muna ako. So bukas, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up sa inyo, mga idol. Ingat sa trade, okay? Love you all.